Ay, pumasok! Pumasok sa maling relasyon! Dito ako ngayon sa court at dahil lockdown pa rin, so walang tao. Kanina galing ako sa ibang court, wala rin. So bali po ang topic natin for today, it's about basketball. Yan. Hindi kaila sa atin na sa larangan ng sport, ang basketball ang pinaka-popular na laro. Maging sa Pilipinas, lahat ng kanto ay halos may basketball court. Tapos siyempre, pinakamalaking liga ay siyempre yung NBA. At ang sa atin naman ay ang PBA. So mga kapinays to me, maraming hindi nakakalam kung ano nga ba ang alamat o history ng basketball. Alam nyo, itong basketball maraming sumikat dyan. Dyan na nakakilala mga pangalang Michael Jordan, Kobe Bryant at LeBron James. Sa atin naman sa Pilipinas, ay hindi siyempre, the living legend, Robert Jaworski. Pero nung panahon, nung 90s, ang idol ko talaga, si Benji Paras, the Tower of Power. Yun. Siya yung 1989 rookie MVP. Biruin nyo, wala pa nakaka-break sa ginawa niya ngayon. And then after 10 years, nagdatingan yung mga PhilAm sa PBA. Akalain yung siya pa rin na naging MVP. Tinalo niya ang mga yung Siegel brother, Asi Taulaba, Eric Meng, Benji Paras pa rin. Malupit, ano po. So sa mga hindi nakakalam, bali ang basketball po ay ito po ay originated sa Springfield, Massachusetts, USA. At ito nga ay naimbento ni physical education instructor na si James Naismith. Naimbento siya noong December 1891 sa Massachusetts nga. Yun. Ito pong si Dr. James Naismith ay isang Canadian. Yun, Canadian po siya. Kasi yung superintendent ng eskwelahan sa Springfield ay namumroblema pagka winter, ano? Kasi yung mga estudyante walang pinagkakaabalahan, walang physical na pinagkakaabalahan na kumbaga winter ay di nasa loob lamang. Nasa loob lang ng room. Tinanong mo superintendent kay James Naismith na kung pwede ay mag-isip ng paraan para magkaroon ng physical na pagkakaabalahan na sports na gano'n. Isang araw, siya ay inutusan niya yung kanilang janitor na kumuha ng isang pitch basket. Tapos isang itong soccer ball. Ito yung pitch basket nga, di basket yan. Yan, ito, pitch basket. Tapos soccer ball. So walang butas. So noong mga panahong yon, ang original na player ay Siam. 18 lang kasi noon ang estudyante niya. Noong panahong yon. Nga, pagka pinapa-shoot yung bola, wala nang dribble-dribble kasi ano, soccer ball. Nahihirapan sila kasi wala naman butas yung pitch basket. So gumagamit sila ng hagdan. So dahil gusto nilang maging madali, nilagyan nila ng butas sa ilalim yung basket. Yun. Doon na nagsimula at nagpasalin-salin na nga ang kuan. Lumaganap na. At yun nga mga kabinays to me, bali gumawa si Naismith ng 13 rules. Sa basketball.
nung una, walang pangalan pa yung basketball, wala pa. May mga nagsasuggest kung pwede raw ay Naismith Games, yun ang gawing pangalan. Pero naisip naman ni James Naismith, dahil merong pitch basket at saka bola, ay bakit hindi pagsamahin at gawing basketball yun, doon na nga nabuo. At 1946, nagsimula ang NBA. Yan. Tapos nag-upgrade niya ng mga bola. Yan. Kung ano na ng bola, mga... Ano, nagkameron na ng evolution ng iba't ibang bola. Tapos na kung ano-ano na rin ng mga moves. Sa atin naman sa Pilipinas, 1975, itinatag ang PBA. Ito namang NBA, talagang multi-billion league. Na ang Pilipinas naman ay may ano nga, ang counterpart nga ay ang PBA. Yun. So yun mga kabinis, tumi-counting ano lang yun. Tapos siyempre, ako nga pa ay naglalaro rin ako nung kabataan ko. At ating panoorin ang aking counting mga highlights. Highlights daw oh.
bangka eh. Okay lang. Sanay naman ako naiiwanan. Sanay naman ako naiiwanan. Binis to me. Sana ay nagustuhan nyo po ang aking vlog for today. At kung bago kayo sa aking channel, syempre mag-subscribe na po kayo. I-click ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong video. At syempre mag-shoutout tayo. Shoutout natin si Aris Castillo. Yan ang aking isa sa mga player. 6'2 yan. Player ko siya nung ako'y nasa Pilipinas pa. Bali, bago ako mapunta dito, pag summer, talagang kasakasali lagi ako sa liga. At actually, naging back-to-back playing coach champion ako. Kaya sabi ko pa, may mga pick-up ako noon. Si Howell Baldonado, tapos meron akong isang pinick-up na 16 times MVP sa kanilang lugar. Si Rocky Buecer ng San Pablo City naman yon. Ito pong aking pick-up na si Rocky Buecer ay talaga namang sinusundo ko pa yan sa Santissimo, sa San Pablo. At alam nyo, kahit ang putik ay gaganyan, talagang kailangan sundin ko. Talagang maasahan itong si Rocky Buecer. Wala, hindi napaglabanan sa kanilang lugar. Napakalupit ng kamay sa shooting. At syempre, shoutout na rin kay Harley Bracia, kay Jerny Corrales, siyempre kay Edwin Malabanan, at kay Alex Reyes. Yan, shoutout sa inyo. At siyempre, shoutout kay Joel Rodel, ang Duncan, ang team Duncan ng aming kupunan. At si Jasper Jake Bico, yan yung aking mga pambato eh. Tapos, siyempre, shoutout na rin si Brother Redentor Masaling Esperat II. Brother, salute, matsala. Triskelion Celebrity, yun, you know. Tapos nga pala, sa kasalukuyan, siyempre, ang Pilipinas ay naghahangad na magkaroon tayo ng magiging representative sa NBA. At inaasahan nga, siguro sa susunod na taon, ay itong si Kai Soto ay sana ay makapasok na talaga, kasi ito ay talagang purong Pilipino. And batang bata pa, tapos grabe yung height, 7'3". Kaya sana makapasok siya sa NBA at nang makilala naman ng Pilipinas sa larangan ng basketball. Aba, saka nung mga unang panahon, si Johnny Barrientos, muntik na siyang papasok sa NBA dahil hindi siya, actually, marami naman nga sa kanyang bilis eh. Sa kanyang likse, bilis. Maliit siya, pero mga 5'7 siya. Pero grabe naman kung magdala ng bola at saka pumasa, mag-assist. So yun. At hanggang sa muli, ito po si Tol Leyuhud. Hi Mabu, be nice to me. You know.